Hindi ko, nakatayo lang ho tayo hanggang matapos. Ay, bako lang. Upo na muna. Pwede pa naman po natin si Sir Roy Cotto! Grabe no? Sobrang privilege ko po kasi isa sa pinaka top earner and yan ang father of all DTAs right now na siya nag-build po niyan and siya po yung professor po ni Mr. John Asperin, one of the owners. So, professor po siya ng physical therapy sa Perpetual Health. So, nung time po naalala ko, nung time na, ilan na taon ako nun? 15, fourth year high school po ako. Umaattend ako sa seminar niyan at nag-networking na yung taong yan. Ngayon po, 27 na ako, 12 years after, nag-networking pa rin yung taong yan. So, bata pa siya nun, computing nyo lang kung ilang edad niya ngayon. So, anyway, palapakan po natin, Roy Cotto. So, mga first-timer, gusto po malaman, sino dito yung mga first-time umattend po ng NDO? Taas ang kamay. Palapakan natin mga first-timer. NDO means New Distributor Orientation. So, hindi po ito para sa mga first-timer na wala pang kaalam-alam sa InGlobal. Kasi alam niyo po, yung first-timer na tinanong ko, yan yung mga members na nag-member lang, siguro kahapon, last week, na hindi pa nakaka-attend ng first training natin. And do you agree, importante ang training sa isang bagay? Yes! Tama? Kaya kami, minsan nga po, minsan nilalaan natin ang buong buhay natin just to study. E sabi nga nila, learning is a continuous process. Kahit nasa deathbed ka na, at kahit sabihin mo, nag-teacher ka na, at doktor ka na, lawyer ka na, nag-aaral ka pa rin, may tinatawag tayong masteral. Tama? So, handa na po ba kayo matuto? Yes! The foundation is very important. Kasi pag magtatayo ka ng building, anong unang gagawin mo? Building ka ba kagad? O maghuhukay ka muna? And kapag mas mataas ang building, mas malalim ang hukay. Do you agree? Yes. Kasi ang hukay, dito nabibase ang foundation. Tama? Paano kung walang foundation, building lang yan? Ano mangyari? Baka ihiyan lang ng aso yan, tumba na. Kasi why? Ito yung mag-base sa'yo kung mag-keep ka sa negosyo o hindi. And majority, why people fail in network marketing? Kasi number one, they lack knowledge. Sabihin nyo nga, knowledge? Knowledge. Ang mahirap sa mga nag-represent normally, inire-recruit lang, pagkabayad, iniwan na. Pero kaya nga tayo network marketing kasi magkaiba ang sales sa marketing. Sabihin nyo nga, sales? Sales. Sabihin nyo, marketing? Marketing. Ang sales, basta makabenta ka lang. And yung tipong manguuto ka, talaga gawin mo lahat para makabenta ka. Pero ang marketing is different. After ng sales, dito mo pasok ang marketing. Paano mo aalagaan lahat ng mga nabentahan mo? Paano yung magiging loyal customer sa'yo? And ang majority na binabenta natin, actually, once na nag-pay-in ka, sino dito mga nag-multi-accounts? 2 heads to 7 accounts. Taas ang kamay. Diba? Kung ikaw ay user lang, pwede ka na mag-1 account. Do you agree? Pero bakit nag-multi-accounts ka? Kasi gusto mo kumita ng... Tama ba? O baka nirecord ka lang ng crush mo. O nakulitan ka lang. Then normally, ba't ka mag-7 accounts? Kasi majority, ano ba pinaka-target natin dito? Kumita ng... Sabi niyo ka, pera? Pera! Kung ikaw yung 1 account lang, user ka lang. Pero kaya ka nga nag-a-add ng accounts kasi ang potential income na gusto mong makuha, kung nag-7 accounts ka, binary alone is 168,000 per day. And to earn 100,000 per day, napakalaking bagay niya. Do you agree? Yes! Kaya nga you need knowledge. Imagine niyo po ito. So, lang natin knowledge. Nung nag-start po ako dito, I was only 17 years old. Ako pa'y graduate ng BSHS. Ano po course yan? Bachelor of Science in High School. Di ba 4 years yon? Never po ako nakapag-college actually. After ko po mayaman po kami dati, may mom is a former banker, pero naniniwala ka, ang buhay parang gulong yan. Nakakita naman ng gulong? Yes. Wala kang reaction. Diba parang gulong? Ha? Nakaganyan ka lang. Anong hugis? Bilog, di ba? Umiikot yan. May mga tao nasa taas, may mga tao nasa baba. May kasabihan niya, if ever pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan yan. Pero once namatay ka ng mahirap, kasalanan mo na yan. Tama? So, alam niyo po, napakadami opportunities. Kaso nang pinanganak kami, medyo may kaya. Kaso nga lang, kapag hindi mo inalagaan pala yung opportunity yung hawak mo right now, at pinabayaan mo siya, naging careless ka, pwede pala umigot yung gulong ng buhay. At marami din bang maghihirap, hindi inalagaan, mayaman, naghihirap? Pero di rin naman, pag pinanganak kang mahirap, marami din bang from rags, nagiging riches? Yes! So, you control yung ikot ng buhay mo. Ikaw ang nagko-control niyan. Yun nga lang, since wala tayong knowledge in terms of pag-invest ng pera. In terms of financial education. Sa school nga, walang course na how to make your first million. Pero sa totoo sa'yo, ba't ka nag-aaral ng preschool, elementary, high school, even college? Kasi pagka-graduate mo, ano gagawin mo? Bakit mo kailangan magtrabaho? Para kumita ka ng ano?
O bakit papaliguin mo pang mag... Imagine mo ha, nag-aral ka ng 3 years, 6 years, 4 years, another 5 years. Para saan? 15,000, 20,000, 30,000 per month na sweldo? Maliwanag? So kung kita ka ng pera, bakit mo papahababain pa? Dadaan ka pa dito kung may opportunity na pwede ka na kumita ng 24,000 per day. Straight to the point. Eh bakit kung dati mag-aaral? Oo nga, pwede ka mag-aaral kung hobby mo, kung passion mo. Ang majority sa atin, hindi mo na pinangarap mag-nurse, pero ba't mo kailangan mag-nurse? Kasi yung uso ngayon. Yan yung in-demand sa abroad. Tama, mag-aaral ka na nursing 4 years ngayon, 5 years na, mamahalan mga libro. After mo mag-nurse, pag mag-a-apply ka sa ospital sa Pilipinas, ikaw pa magbabayad para matanggap ka. Kung magkano ka man ng sweldo, wala man lang sa minimum wage, hindi ka umabot ng 6,000 per month eh. Pero bakit mo ginagawa yan? Para makapunta ka abroad. Kasi ang mindset natin, walang green pasture in the Philippines. Nasa ibang bansa. I've been to Hong Kong po, kakauwi ko lang kahapon. Last week sa China naman po, makita ko ng Great Wall sa Forbidden City last week after 3 days po, OPP everyday, tapos kahapon po, kakauwi ko lang ng Hong Kong, nag-Hong Kong Disneyland po kami. Alam niyo po, ang dami mong OFWs doon, malamang bakit ka umalis sa Pilipinas, iiwan mo yung anak mo para mag-work. Kasi may, palagi mo mindset, walang pera sa Pilipinas. And you rather go abroad, na iwan mo yung family mo, na minsan 20 years ka mag-iisay sa ibang bansa, 8 years old yung anak mo, pagbalik mo, ilang taon na to? 28, hindi mo naranasang lumaki, kapiling mo. Nung time na may time ka na, kasi 20 years, malaki na ipon mo, 20 years old na anak mo, ang laki ng chance, may pamilya na yan. Gusto mo mag-spend ng time? Wala na rin. So, ba't nag-anak ka pa? Nag-anak ka para mag-atrabaho ka, para mag-survive lang siya. At magkaroon niya sariling buhay, kasi after nun, for the rest of your life, itong 20 years na to, hindi mo na ibabalik to. Yung itsura ng anak mo, di ba? Dati cute, ngayon tak cute na. Di mo na yung babalik yun. Kaya ngayon ang beauty ng networking. Noong time na start kami, wala kami ka-edge-edge. Di ka tulad nyo ngayon. Bakit? Ang dami ng testimony ng products. Ang dami ng yumaman. Tandaan nyo po sa isang sinihan. Kahit hindi mo alam yung palabas, basta pinipilahan. Ano expect mo? Maganda, pangit. Kasi pinipilahan. Ngayon, napakadami natin. Elevator pa lang. Parang MRT na, yung pila. Tama, nag-hugdown ako pamula first floor hanggang 7th floor kasi kung hindi, malilate talaga ako. Baka 30 minutes yung late ko kasi nga ang traffic, di ba? Pati elevator ngayon, traffic na. Kasi bakit ang InGlobal right now pinipilahan? Yeah. Kaya yung mga seminar room sa ibang company, malamang hindi rin ganito kalaki. Kung meron man, sakto lang sa kanila. Pero ang InGlobal, hindi na tayo magkasya. May nakatayo na. May nakalabas pa. Kung pwede nga, maglagay na tayo dito na sabitan para nakasabit ka na sa ceiling, makapanood ka lang eh. Tama? Anong solusyon ng aim? Hindi magpalaki ng office. Hindi po magpalaki ng nirentahan o bibili na unit. Anong solusyon natin? Magtatayo tayo sa sarili natin building. And that's only for 10 years. Imagine you guys, 10 years a networking company, may 23-story building, hindi sa tabi-tabi. Heart of EDSA. Hindi po biro yan. Because this is a billion peso company right now in just 10 years time. Yan ang moment ng network marketing. You have the edge right now. Ang daming product sa amin dati, isa lang. Ang daming CL dyan ngayon. Pati CL, pinong problema namin, 2007, 2006, nag-start kami dito. Yung CL po, 20 minutes bago ka makapunta, so iihi ka, pagpalik mo, naiihi ka na naman, diba? Maraming magkasabi, mag-CR lang doon, sis malayo, di na bumabalik, diba? Nalubog na doon sa CR. We have a good office. We have a great products right now. Ang ganda ng sistema, ang dami naging milyonaryo. Tingin nga kayo sa left side nyo, kung nakaroon kayo sa akin. Hindi po yung makalapit ah. Yan po yung naging millionaires club. Ganyan na kadami, kulang pa yan. Gusto nyo ba mapabilang yung isang pangalan mo na dyan? Yes! Momentum ngayon. You have the edge. Pero magandang product, magandang profile, magandang company, magandang marketing plan, ikaw na lang kulang. Kaya ano kailangan mo para magkaroon ka ng edge? Because if you know, you will have an edge. Pero bago ka magkaroon nitong dalawa, you must learn first. Majority, bakit nag-fail ang isang tao sa network marketing? Kasi number one, hindi niya alam kung anong pinasok niya. Hindi niya alam what it takes to kumita na 24,000 pesos per day. Anong buhay na meron kang 24 minutes? Isang slot pa lang yan, ha? E minsan nga, ang sweldo mo sa isang buwan, 12,000. Pagka-cashin mo pa yun. Ito isang araw lang. So yung sasweldoin na isang empleyado na kumikita ng 12,000, may kaltas-kaltas pa yan, for 1 year, 12 months, 12 days lang itong taong to.
Actually, 6 days na lang niya kasi kalahati lang nung income niya na potential per day. Alamin natin kung small money, big money before tayo mag-start formally. Sino itong kumikita ng 50,000 per month? Tasa ka man. Employee. Swerte ka pag kumikita ka ng gano'n kasi bossing ka na. Bless ka. Pero tatanungin ko po sa inyo, ma'am, kaya pa, hindi ko tinatanggol pa yung specific ha. Kung makita po yung 50,000 per month, pwede siguro mas mataas pa. Ibenta ko po, willing nyo po bang ibenta yung isang braso nyo sa akin ng 50 million? Sige no? Sports car ka na no? Yung nga lang wala ka na pang cambio. Sa katabi mo na lang, uy, first gear na. 50 million po pwede? 100 million, dalawang braso. No, nag-iisip. May 100 million ka nga, paano mabubuhat? Willing kayo? Kamay, kaya? Sino dito? 50 million, doon malaki pang kailangan. Isang braso. So, ibig sabihin, buhay ka pa ba nun dapat tinanggalan ka na isang braso? Yes. Ibig sabihin, yung 50 million sa isang braso mo, hindi buong katawan mo, hindi buong oras mo, ha? Hindi buong pagkatao mo. Hindi mo nga worth ang 50 million sa isang braso, eh. Mas malaki pa yung worth mo dyan. Pero bakit nagtsatsaga ka for 10 years, for 5 years, na kumikita ka ng 10,000, 15,000, yan bang worth mo? Samantalang ibenta mo sa akin yung braso mo, di mo magawa. Pero buong oras mo, biibigay mo sa kumpanya mo, there's nothing wrong against that. Walang problema. Pero kung maging empleyado ka for the rest of your life, doon na may problema. Gain it at the experience. Kasi magagaling na negosyante, dumaan muna dyan. Kaya ka mga Chinese, yung mga anak nila, before ipagmana yung negosyo, dinadaan muna sa magiging janitor, cargador, kahit may-ari na. Kasi kailangan nila maranasan. Pero kung mag-i-stay ka dyan, is this your worth for 10 years, 20 years of working? O mas malaki pa. Mag-decide ka right now. Maraming member ng InGlobal pero hindi pa rin tumahataw. Nasa comfort zone pa. Why? Kasi hindi mo alam ano ba yung 24,000 per day. Anong pwede magawa nito na pagbabago sa buhay mo? Kaya naranasan po namin yun. Kaya nga kami nagtatrain for you para yung naranasan namin mangyari sa inyo, hindi nyo napagdaanan yung hirap namin. Kami na magkakwento para hindi nyo napagdaanan. Umiwas kayo. Mag-shortcut na kayo sa success. Yun ang gagawin natin right now. Ready nyo, notes and pen nyo po. Ako po, nag-start ako dito, high school graduate. I was only 17. Paano po ako na-involve? Ako po, after ko mag-works, nagtrabaho po ako sa Waffle Time. Pamilya naman kayo sa Waffle Time. Yes. Kung di nyo alam ang Waffle Time, kaming taga-Waffle Time ay nagbebenta ng malinaw na, no? Sa malinaw. Ang sweldo ko po that time is 270 pesos per day. Maliit, malaki? Pag first job mo, maliit pa ba yun? Di na. Kahit na below minimum, tatanggapin mo, magkatrabaho ka lang eh. Hindi ka na masabing tambay sa bahay. Lalo na kung high school graduate ka, manimili ka ba ng trabaho? Hindi. Kasi even college graduate right na, walang trabaho. Magkatrabaho man, nakatira pa rin sa magulang. Masaktan. Okay lang yan. Maya-maya, malalaman nyo po kung bakit. Bakit kulang na yung sweldo na tinatanggap natin right now compared natin. Alam po, nung time po nag-waffle time ako, nag-awol ako. Kasi po 270 pesos yung sweldo ko, ang pasokan ko from Cavite, Santa Mesa. Pagpamasahe po, 150. Magkano matitira? 120. Kakain ka. Pati tubig, bibilin mo. Pag may cellphone, merong ano? Bond payment. Kasi contractual eh. May bond payment, after 6 months, makukuha ko. Kung hindi ako mag-awol. Ano pa? Agency pa ako, may kaltas. Benefits pa, pang date pa, patay na! Kung ganito ang lifestyle mo, ito matitira sa sweldo mo, may maiipon ka ba? Wala. May savings mo ba? Wala. Sagot lahat, may ipon ba? Wala. Meron, kayo naman, utang, yan ang naipon ko. At least may ipon, di ba? After 4 months po, nag-awol ako, absence without leave. Hindi ko na nakuha yung bond payment ko. Nag-arap ako na mas malapit na work, kasi nga walang kwenta na rin to, useless eh. Naging janitor po ako sa SM Palapala, sa May Dasmariñas. Ako po yung pinakauna, isa sa pinakaunang empleyado ng SM po that time. At kahit janitor ako, proud ako. Bakit po? Kahit janitor ako, mataas ang position ko. Bakit po mataas? Sa second floor kasi ako naglilinis doon. Medyo mataas ko. Kidding aside. Sabi ko kay Lord, di ba nagdadasal ba kayo? Yes! Sa dasal mo, bukod ang patawad, pinakamarami request, di ba? Tama? Bisa ka, nagdadasal ka lang, request lang eh. Lord, payamanin, hirap na ako, Panginoon! Bigyan mo opportunity, payamanin mo. Di yung opportunity, payamanin ka agad eh. Pagalingin niyo po yung nanay ko sa sakit, ilayuin mo kami sa etc. Pero never bababa ang Panginoon for you. May narinig na bang istorya habang nagdadasal? Ngayon ha, 2015, Lord, gusto ko pong yumaman.
Sa habang nagdadasal siya, bumukas ang langit. Nakita niya Panginoon, lumulutang kasama mga anghel. At sinabi, Iho, narinig ko ang dasal mo. Itong limang may galan ba? Wala. Pero do you believe na ang Diyos bibigyan niya lahat sa atin? Na nakadestined tayo to be prosperous? Yes. Nakadestined tayo na hindi maghirap? Yes. Nakadestined tayo na yumaman? Yes. Nasa Bible lahat yan. Kaso nga lang may kasabihan pa rin, nasa Diyos ang awa, nasa tao pa rin ang gawa. You need to work for it. Kaya nga fair. Number one, may decision ka kung kikunin mo yung opportunity yung binigay niya or not. So yung nagdadasal, minsan pa naman yung opportunity, akala mo yan yung problema. Ang dami lumalagpas, hindi mo napapansin. Lahat ng tao sa mundo may opportunity to be successful. Tandaan, hindi man sa material things, hindi man sa pera, pero sa ibang bagay. Pero lahat mabibigyan ng opportunity. Kaso lang, it's up to us kung gagrab natin or not. And majority, hindi natin ginagrab. Kasi nasa maling mentality. Maliwanag po ba yun? Yes. Alam niyo po, noong time na to, sabi ko, Lord, gusto ko mong yumaman. Buti lang nakidnap ako sa Global. Sabi na sa akin, Nani, lalamon tayo libre. Patay gutom ako that time. Magkakataon na. Sinong ganun ang pag-invite? Hanggang sa ganun, hindi pa kumakain. Tama? Dinala ka dito. Pagdating ko doon, alas 9, alas 10, kakaiba. Alas 9, alas 10, lahat nakataas pa rin, nakamay, nakangiti. Sambatian, good morning. Sabi ko, sana ulo yata to. Wala namang araw pa good morning. Ano bang kulto itong nakapasokan? Sabi ito, hindi na kulto, negosyo daw. Pinakita sa akin ang produkto. E pag negative ka, lahat ng negative, may isip mo eh. Eh, yung produkto natin, prutas at gulay. Una ko naisip, ano binibenta nyo? Pesticide. Sabi sa akin dito, pesticide yan, food supplement daw, maganda sa lahat ng teeth. Maganda sa arthritis, maganda sa diabetes, sa meningitis, sa di mabuntis, gusto mabuntis, lahat daw ng teeth, pwede. And I was only 70 years old that time, sabi ko, wala naman ako arthritis. Wala rin ako diabetes. Masa naman di mabuntis, ahanin ko naman yan, tama? Sabi ko, ayaw ko yan. Tapos narinig ko ba, kailangan mo dumag, benta-benta. Nalaman kong benta-benta sales, isa lang naisip ko, yuck, it's so jollogs, but do you? Sa guwapo kong ito, mag-benta-benta ako, yan, nung walang pera, mayabang. Kung sino walang pera, yung mayabang eh. Kasi may tropa mo. Pag may pera yan, open-minded yan. Pero pag walang pera yan, mayabang yan. Yan yung negative pa sa buhay mo. Kung naman, nakikinig ka naman sa walang pera, kaya ikaw rin, wala ka rin pera. Kaya ka sa may pera. Maliwanag? Yes. Culture shock ako. Magbenta-benta, sabi ko, mag-nakondador ako. Hindi naman tayo na-train, akala natin sa sales, yung mga namimigay ng flyers, mamababang tao yan. Yan yung normal inisip natin. Pero hindi mo alam, marami, karamihan ng self-made millionaires nandito. Magkano kinikita mo, kahit sabihin natin nagda-30,000 per month ka, eh paano kung magaling ka dito? Magbenta ka na isang unit ng condo, magkano income mo? Paano kung sa isang buwan, 10 unit na benta mo? Sabi natin, may income ka doon na 200,000 per unit. E 10 na benta mo, magkano income mo per month? 2 million pesos, daig mo pa to. Namamlayers-layers ka lang. Ito kasi unlimited ang potential ng income. You will dictate magkano gusto mo kita. Kaso nga lang, tingin natin dito mababa. Kapag na-salesman ka, na ikaw'y may-ari, ha, i-commission mo talaga, malaki. Ha. Kaya alam niyo po, sabi ko dito, culture shock ako. Na ano pa may benta, nakita ko may pampaputi. Pampatagal daw ng bilbil. Yung papaputi daw, unang puputi pa daw, singit sa kakiligili mo, di ba? Lalo na yung singit mo, yan yung unang puputi sa'yo eh. Eh, puro tropa ko, lalaki. Sabi ko, hirap naman magbenta yan. Parang di ba titignan mo po muna yung singit? Parang pati nga na singit mo. Eh, sabi ko, di ko kaya yan. Sa mga jeep, pag nakasabit ang ganyan, titignan mo yung isa-isa yung kilikili. Ma'am, itin po kilikili niya. Pwede ito, white lang. Hindi para sa akin yan eh, unang isip ko. Culture shock. Lalo na nung introduce yung speaker. Bakit kakaiba? Dati kasi normal na tayo, puro palakpakan lang. Tapos wala pang kalatoy-latoy. Dito iba. May palakpak, may padya, may windows of opportunity. Sabi ko, ano kalokohan yan? Tapos depende pa yung lakas ng palakpak mo sa lakas ng taas ng pangangailangan mo. So mas malaki pangangailangan mo, mas lakasan mo yung nagkataon po yung katabi ko, napakalaki ng pangangailangan. Baliw na baliw, in-speaker isang milyon yung katabi ko. Kung ikaw may kataming gano'n, maalis ka eh. Pinakain na lang ako, di ba makalis eh. Pero kung may gano'n, sabi ko, nababalo ng mga tao dito ah. Sa nung oras na gabi na, ganyan ang pausapan. Pagyaman pa daw. And well, I was so negative. And kapag close pa lang ang mind mo, kahit gano'ng kaganda yung nasa unahan mo, never mo siyang ma-appreciate kasi nga close yung mind mo.
Ang pagyaman, hindi yan mag-start sa dami kagad ng pera. Mag-start yan sa pagkakaroon ng open mind. Mag-start yan, di ba? Hindi porkit marami kang pera, utak mayaman ka na. Iba mag-isip ang mayaman. Maraming nanalo sa loto, pero bakit after 20 years, naghirap ulit? Kasi bakit? Marami lang siyang pera, pero hindi siya mayaman. Ang pagiging mayaman, mag-start yan dito. Sa kalalago ang pera mo. At pag lumago ang pera mo, never ka nang maghihirap, kasi alam mo paano yung mamay. Kaya hindi ako nag-join. Bakit? Una-una, hindi ko linya to. Pangalawa, wala naman nagsasabi sa akin na bata pa lang, anak, magnegosyo ka. Wala kayo sinasabi, anak, mag-aral ka mabuti para pag-graduate mo, makahanap ka ng magandang trabaho, kumita ka ng malaking pera, iahon mo kami sa kahirapan. Sino nagturo sa atin yan? Magulang natin. Sino nagturo sa magulang natin? Lola natin. Sino nagturo sa lola natin? Lola sa tuhod. Sino nagturo sa lola sa tuhod? Lola sa ingrown. Pinakamalalim na. Imagine mo to, yung tinuturo nung 1930s, hindi mo na pwede ituro ngayon, 2015 na. Kung dati, 1980s, ang bilis makahanap ng work. Wala tayong tinatawag na contractual, lahat regular. Nung 1980s, pag tumatanda, binibigyan na madaming benefits. Nung 1980s, may tinatawag tayong retirement pay. Pag nag-retire ka, may million ka makukuha. Ngayon ba meron ng ganon? Wala na even college graduate, contractual. Nag-aral ng PT, asang bagsak, call center. Sino hilutin mo sa call center? Telepono? Kasi why? Wala kasi opportunity dito sa call center, madami. Sa mga kaklase mo pa, hindi naman tapos ang college. Para saan nag-aral ka? Pangsabit sa bahay? That's the reality. Sinasabi ko ba na bakit nag-aral? No, kung ikaw nag-HR mo, ituloy mo yan. Pero iba dapat mindset mo. Huwag ka mag-apply sa restaurant, magtayo ka na sarili mo. Wala ka mahanap ng nurse na hospital na pumasok sa'yo, di magpayaman ka. Tapos magtayo ka na sarili mo hospital. Guess what ibig ko sabihin? Yes. Kaso nga lang, ba't di tayo makapag-negosyo, di tayo magpayaman? Kasi nga, wala tayong puhunan. Diyan pumasok ang networking. Kung binasa niyo po yung book na Increasing Your Financial IQ, saka yung Why You Want You to Be Rich, si Donald Trump, saka Robert Kiyosaki, ang dahing manunod nandun about network marketing, about reality ng life ngayon. Dati pagpapanganak ka, tatlong pupuntahan mo. Pinakamayaman, middle class, saka poor. Pinakamadami palagi yung poor. Pag sinuswerte ka, birang-bira lang, pinanganak ka, dito ka agad. Medyo swerte ka pag middle class ka. Pero alam niyo po yung middle class, sa nabubuhay ito, benefits, pensions. Sa nabubuhay ang middle class, sa mga retirement pay. Ngayon, tinatanggal na isa-isa yan. Yung mga union, binabast na. Yung presidente na kumpanya, wala ng job security. Presidente na, ha? Equitable PCI Bank, familiar? Binili ng BDO, nag-merge yung dalawang yan, tama? Ilan ang presidente ng PCI? Isa. Ilan ang presidente ng BDO? Isa. Ano nangyari doon sa isa? Wala na, tanggal na. Presidente na tatanggal, tapos ikaw loyal na loyal ka? Anytime pwede ka rin matanggal. You need to have your own business. Ngayon nawawala na to, nag-i-squeeze in na yung middle class. Nangyayari na ganito. Yung mga middle class na nakaipon, anong ginagawa? Nag-aaral na mag-business ngayon. Kaya madamas maraming yumayaman na self-made millionaires right now. Darating ang time, sabi ko sa book, Robert Kiyosaki, Donald Trump. Kung di nyo familiar po, ang mga kilala nyo kasi, Dingdong Dantes, Yolo Pascual, itong mga to, di nyo kilala eh. Kahit naman anong gawin mo, di mo maging kagwapo-kwapo si Dingdong Dantes eh. Ito, pag-aralan mo to, pwede mo maging kasing yaman to. Tama? Yan ang difference. Tingnan nyo muna mga artista. Maging idol mo, at kung ikaw nagtatrabaho right now, gusto mo kumita ng malaki pera, gusto mo magbigay ng magandang future sa mga anak mo, ang tingnan mo mga tao, yung mga kayo magturo sa'yo, paano? Hindi lang naman kailangan makita mo personally. Books, ang dami po yun yan. Audiobooks, manood ka ng video sa YouTube. Darating ang time, rich ka, poor na lang, pupuntahan mo. Darating ang time, pag nanganak ka, at anak mo, papanganak, is either poor ka na lang o maging mayaman ka. Wala nang middle class. Yan ang target nila. Yan ang na-visualize nila. And Robert Kiyosaki ang nagsabi na house is not an investment. Maraming mga Amerikano ang nagalit. Kasi parati nating OFW ka, palagi mo maisip magpatayo ka agad ng bahay. Pero pag ang bahay ay tinirhan mo, hindi yan investment. Liabilities po yan. Kasi ang kuryente, ikaw magbabayad, ikaw rin gumastos. Pag pinarent mo yung bahay mo, investment yan. Pag tinirhan mo, hindi. Maliwanag po ba yun? Marami nagalit kay Robert Kiyosaki, pero ngayon, nagkaroon ng recession, ang dami nagbentahan ng bahay. Ang mumura ng bahay sa Amerika. Why? Tama siya. Kaya ang Rich Dad Poor Dad niyang book, sumikat ng malaki. Kasi bakit? Tama lahat ng visions niya about economy.
And nagsama pa sila Donald Trump and Robert Kiyosaki. So kung ikaw right now, ikaw ang magtitigil na sumpa kung naghihirap ka right now. Kung sa mga next generation mo, na iaanak mo, magiging apo mo, ano gusto mo ipanganak sila? Mayaman o mahirap? Tandaan mo to, mahirap maging mahirap. Mahirap din namang yumaman. Parehong mahirap. Eh, isa payaman ka na lang. Yes! Tama, pareho ka na yung maghihirap. Kaya nga, pag-aralan nyo to, yung pinakamahirap pa sa NDO, may binayad ba kayo dito? Wala. Kaya minsan hindi binibigyan ng importance. Kailangan every training mo, isipin mo na nagbinayad mo dito 20,000, 30,000. Para magsulat ka, i-video mo. Every training, huwag ka mamimili na speaker, even fulls of story to tell. Kahit rugby boy, matutunan ka dyan. Interview mo yung rugby boy. Malaman, nagmamamiyan eh. Kasi rugby. Di ba nakabilog yan? Sabihin mo, makimam ka din. Diba? Rugby boy, may pangarap ka ba? Opo, anong pangarap mo? Yumaman. Wow! Ba't mo gusto yumaman? Parang di na po rugby titirahin ko, sabo naman. Di ba? At sa kangarap, ikaw nga, di na eh. Matutunan ka pa rin. Kaya nga networking, sabi ni Robert Kiyosaki din sa book niya, super magandang start to kung gusto maging tycoon o kumita ka ng malaki kasi ang trainings dito is free. Kaso nga lang, libre na nga lang, iba hindi pa ina-attend at binibigyan na importance. Yung mga downline dito, nahirap pa attendin. Kung ikaw nandito ngayon, pinilit ka lang, naku, pasalamat ka. Kasi normally po, ang hirap tutukan ng taong ayaw. Buti nga matatsaga pag nag-invite sa'yo eh. Pag ako iniisip, pag ako, ano, bahala ka sa buhay mo. Kung ayaw mo matinitiwag, ay matuto, maghanap ako ng willing. Ito yung sinasabi ko, yung buwan nga nararating eh. Di ba narating yung buwan? Yes. You can make millions of excuses not going to moon. Yes. Amerikano nakarating dun. Ano yung nakarating sa buwan? Apollo? 11. Apollo 11 yung first, di ba? Yes. Pero bakit Apollo 11? May 1, 2, 3, 4 hanggang 10 pa. Kasi yung 10, failure. Yung Apollo 9 or 10, before pa kay Neil Armstrong, ano nangyari po? Nagkaroon ng short wiring sa loob ng spaceship nila, ng rocket ship. E bigla, di ba, pressurized na oxygen yon. So nasunog, namatay lahat na astronaut sa loob. So ikaw si Neil Armstrong, ay ako na! From 1 to 10 failure eh. Baka malamang mamatay din ako. Meron niya yung pag-take off, biglang gumagano'n pa, bagsak, sabog. Minsan naman nasa taas na sumasabog, patay na astronauts. Pero may excuse ba si Neil Armstrong? Wala, stop mo yung sakit na excusitis. Minsan sakit natin eh. Kapag natanong, apply na layo kasi ng Ortigas, ito yung sinasabi ko. Buwan ka nararating eh, Ortigas pa kaya? Pupunta ka bang buwan? Di naman eh. Kaya pag ayaw, hindi wag. Ganun lang kasimple, masarap tulungan ng taong gustong magpa-tulong. Masarap payamanin ng taong gustong umaman. Masarap tulungan ng taong gustong matuto. Kung ayaw, hindi wag. Papapahirapan mo yung sarili mo, ikaw nang yung tumutulong, siya pa yung ayaw. Maghanap ka na interested, mas bibilis ang negosyo natin. Kaya nga, pag ikaw ay gagawa ng negosyo, pinakamahalaga attitude. Sabihin nyo nga, attitude? Attitude! 85% is attitude and skills is 15%. Kaso lang nabuhay tayo normally sa skills. But before natin pag-usapan yan, bakit ba, bakit ikaw mismo hindi ka makagalaw at napaparalyze ka? Bakit ang tao normally hindi makapag-isip ng maayos? Ito muna unang solusyon na natin. Tinatawag nating fear and doubt. Sabi nyo nga, fear and doubts? Fear and doubts. Anong Tagalog po ng fear? Anong English, anong Tagalog ng fear? Takot. Tama? Ano ba ibig sabihin ng fear? False expectation appearing real. False, yung F, expectation appearing real. Maling akala na para sa'yo totoo. Pero hindi naman totoo. Example, ang bata, pag for example, kakalikutin yung office si daddy, ang tayo pwede kalikutin doon, mabasag. Anong gagawin ng nanay? Tatakutin, tama? Huwag ka pumunta dyan, papatay ilaw. May mumu dyan, kakainin ka. Ang bata, sis, wala pang program yan. Pinaprogram mo pa lang, maniniwala, hindi. Kasi meron na siyang false expectation. Para sa kanya, totoo. Papasok, hindi. Hindi, matatakot yan. Mami, may mumu, etc., etc. Ikaw lang yung nag-feed sa kanya. Pero totoo ba, may multo? Wala. Tama. May dadaan? Saan po? Kung doon kayo lalabas, paano kayo makakalabas? Ano ha? Naihi. May mineral ako dyan. Sa kestro, ano mo na rin. Sa dami ng tao, wala na po lalagyan. Sige, ano na po kayo. Paano makonquer ang fear? Pabi nga sa Nike, ano? Just
Do it. Hanggang hindi mo ikakamamatay. Hanggang hindi ka maiimatay at ikamamatay mo, gawin mo lang. Maraming tao, takot umarap sa maraming mga tao, takot magkapag-usap sa strangers. Maraming tao, takot umarap sa maraming tao sa stage. Pero nakakita ka na ba nang umakyat sa stage, tapos biglang nahimatay at namatay at nangisay dahil takot? Yung sinasabi nga, kamunti ka na kumai, may naihi ba? Wala naman eh. Tama hindi? Hanggat hindi mo ikamamatay, gawin mo lang. Ito yung normal yung matagal nang nagpapaparalyze sa atin. Kaya nga ang pag-iisip, normally, isa-isa sign na takot ka. Kaya nga iba dito, analyze ang analyze, kaya napaparalyze. Before ka mag-isip, gawin mo muna. At sa pag-isipan mo, yung lesson na natutunan mo, sa ginawa mo. Conquer your fear. Normal lang po ito pag first time, huwag kayong mag-alala. First time na mag-talk ka, normal yan. First time na mag-networking ka, normal na may takot. Paano mako-conquer yan? Repetition. Sabi nyo nga repetition? Repetition. Paulit-ulit mo lang gawin. Tandaan nyo po, repetition is the master of learning. Hindi mo kailangan maging perfect kasi nobody's perfect. Ang kailangan mo lang ma-master yung ginagawa mo na mawala yung fear mo na darating ang time, hindi mo na control lahat kung saan na gumagalaw yung katawan mo because na-master mo na siya. Parang driving. Sino dito mahilig mag-drive? Marunong mag-drive? Manual. Manual ha? Manual. Yung mga automatic, parang nagpa-pump car lang yan eh. Taas ang kamay, manual. Nung first time yung mag-drive, takot ka ba? Pero excited. Kaya gusto mo. Tama? Ang automatic kasi, tanggal mo lang yung brake, under na eh. Brake ka na lang ulit eh. Pag manual, iba. Napakadahay mong isipin. Excited ka. Hawak susi. Upo. Neutral. Kasi baka tumigil eh. Diba? Neutral. Pasok susi. Tapos kuryente. Tapos ignition. Tsuk. Tapos na-under na. Anong pedal yan? Ilan? Ano yan? Clutch? Brake? Anong unang mo apakan? Umaandar na. Dug. Umaandar na. Anong unahin mo? Gas agad? Manual, oh. Hindi ano, ha? Clutch muna. Di ba? Oh, clutch muna. On the floor. Yan. Tapakan mo hanggang floor. Tapos, oh, yan. Nakatapak na po. O, primera. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, reverse. Iba may six gear pa. So, susunod mo na gear. Oh, nakatapak na. Primera. Primera na po. Primera na. Huwag bitawan. Ano sunod? Titimplahin mo. Hindi lang yan gas sa gas. Unti-unti mong bibitawan yung clutch. Tatapakan mo pa unti-unti yung titimplahin mo. Pag manual. Lang ang primera. Una ba, under yan? Under, pero kakadjot muna. Juk. Namatay. Neutral ulit. Bukas. Clutch. Primera. Timpla ulit. Juk. Ayun, namatay ulit. Hanggang pa ulit. Kaya ka nakakasira ng kotse pag first timer eh. Pag manual kasi palagi yung kakadyutin niya. Tama? Juk. Gagayang palagi yan. Mamatayan ka. Lalo na pag hangin, pawis na lahat yan. Singit sa kakilikili yan. Kasi pahatras yan eh. Bukod pa doon, tapos na ba problema mo? Kapag napaandar mo, magmamanibela pa ka. Kailangan mo patansyahin. Left and right. Meron pang side mirror. Left and right. May rear view mirror pa. Bukod pa doon, sa unahan mo pa. Isipin mo pa yung speed mo kasi may mga overspeeding. Isipin mo pa yung RPM mo para hindi ka ma-overheat. Isipin mo pa yung temperature mo kasi kung masyado kang low gear o kaya masyado kang high gear, pwede masira yung sasakyan mo. Tama? May wiper pa yun pag umuulan. Mag-flashing ka pa kapag gabi. Isipin mo pa, naka-bright ka o hindi kasi baka makasilaw ka. Pag sasabay-sabayin mo lahat ng yan, pati problema mo, pati katabi mo nga problema mo eh. Tama? Ang hirap, tama? Pero, paano ka natuto? Everyday. Paulit-ulit, everyday. Hanggang mamukat-mukat mo na lahi na narating mo. Dati straight ka lang, wala kang pakilam, kahit businahan ka, hindi ka tumitingin sa mirror, kahit wala ka na sa lane, basta makumaandar ka. At yung mga nasa unang, bahala na yung likod. Di ba yung palagi turun natin? Kasi pag ikay pumangga, mali ka pag nasa likod. Bahala ka sa buhay nyo. Natakbo mo lang, 30. Pero ganyan ka, ano ba? Ano, first timer. Nangangapa ka, mag-feel God first. Sasabit ka. Sabi nga nila, hindi ka pwede maging magaling na driver na hindi ka sumasabit. Huwag lang bangga ha, sabit lang. Pero after ilang months, 3 months, 6 months, na everyday mo siyang ginagawa. Mapapansin mo, isang kamay na lang.
Nagbabasa ka ng text? Nag-drive ka? Nagte-text ka? Nag-drive ka? Nagbabasa ka? Nag-drive ka? Tumitingin sa katabi mo? Nag-drive ka? Ito pinakamalupit, tulog ka na, nag-drive ka pa. Mamatayan, mag-jug-jug-jug-jug, wala ka na, tulog ka na ha, drive pa rin. Bakit? Everyday mo kasi siyang ginagawa. Takot ka mag-OPP, everyday mo gawin. Takot ka mag-invite, everyday mo siyang gawin. Conquer your fear. Fear can cause paralyzation. Pag na-paralyze ka, hindi ka nagagalaw. Lahat ng first time, may fear. First day of school, may fear. Umiiyak agad yung bata. First time mo gagawin, takot ka, kinakabahan. First kiss mo, kabado-kabado ka. Pero masaya ka. Diba? Honey, pakiss naman. 10 years na tayo, wala pang kiss. Hindi naman mag-girlfriend na yun, no? Siyempre, babae, pakipot yan sa dilim tayo. Walang tao, di ba? Sa punta naman sa poso, kunyari, nag-iigip. Alas 10 ng gabi, di ba? Tay, igip lang kami! Para bukas! Oh, honey, wala na tao. Wala na. Igip. Kiss na tayo. Smack lang, ha? Hindi ba, kabado ka? Nung magdadampin yung mga labi, kung ano mo, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Kasi hindi mo alam kung paano. Ano ba? Lalaban ko ba? Kasama ko ba? Chup-chup-chup-chup ka ba? Hindi mo alam kung paano, tama? Kabado ka, pero pag nagdampin yung mga labi, hanggang doon mo nalaman, okay pala. Magkasawa na, normal na lang, kahit sa jeep. Normal na lang na kiss. Maliwanag mo ba yun? Yes. Para makonquer ang fear, just do it. Takot ka mag-invite, gawin mo lang. Huwag ka na mag-reason out. Huwag ka na mag-excuse. I-excuse mo sa invite mo, takot mo invite yun. Ako, apply, mayaman na yan. Di nyo na kailangan ng pera, mayaman na yan. Apply, mahirap yan. Walang pera yan. O sino, re-recruitin mo? Dalawa lang naman, mayaman, saka mahirap. May pera o wala. Gawin mo na lang. Tama? May iba kasi, diba, takot na takot, rekutin yung tita kasi hiyang-hiya sa yung global. Hey, sabi niya, apply, rekutin ko daw ito, i-prospect daw ito. Nung nag-ring, kring! Ayun na, tuk-tuk-tuk-tuk yung puso mo, kring! Tapos sumagot, hello? Sumagot! Nagawa mo lang ka, ma-recruit. Gawin mo na lang, tama? To conquer your fear, ano sabi sa Nike? Lakasan niyo po, to conquer your fear, ano dapat? Just do it! Sunod, doubts. Kailangan tanggal to. 0% ang doubt. Kahit 1%, wala. Pero ano ba yung doubt? Lahat ng normal na tao, normal to doubts. Kung normal ka, may duda ka. Ulitin ko po. Kung normal ka, may duda ka. Sino may duda pa? Ulitin ko. Kung normal ka, may duda ka. Sino may duda? Ulitin ko. Kung normal ka, may duda ka. Sino may duda? So, kami, hindi ka wala. Sino walang duda? O mga abnormal. Ang normal kasi, kumita lang ng 30,000 yan, balon na yan. Pag abnormal ka, kaya mo kumita ng 1 million per month. Yan ang abnormal! Kaya mag-abnormal ka. Ang mga abnormal, hindi nababasa ng ulan kasi may kotse. Yung kotse niyan, automatic, kasi sports car pa. Ang abnormal, hawak niya oras niya, kaya nga abnormal eh. Biyan siya sa normal. And if you want to do different, if you want to have different kinds of results, you must do different things. You can never have extraordinary result kapag normal lang ginagawa mo. Kung normal lang ginagawa mo, normal na result. Ano yung normal? Kung ano nakikita mo sa paligid, yan yung result mo. Pero kung gusto mo tumaas ang resulta mo at maging abnormal, dapat abnormal din ginagawa mo. Kaya nga yung global, ay, mga distributor, palagi excited eh. Sino ito hindi na makatulog gabi-gabi? Hindi normal yan. Lahat ng bag, kinokolekta mo na. Eye bag, shoulder bag, kabag, libag, lahat na. Pag kumakataw ko, hindi ka nakakaligo kasi may humimpi ka na naman eh. Oh, mag-up, normal ka. Yung mga nanonood pa ng TV, normal yan. Tigilan mo na yung panonood ng TV. Walang mangyayari sa'yo, maganda yan. Diba? Ang media, dapat nagbibigay nila good information ngayon. Panonood ka ng balita, 80% negative. Ang lahat ng telenovela, palaging bida, palaging inosente, palaging mabait, mahirap. Yung kontrabida, mayaman. So kayo kung mahirap, ayaw mo nang yumaman kasi gusto mo, bida ka. Nakakarelate ka eh. Okay lang maging mahirap, bida naman. Di ba? Mayaman, mayayapang yan. Di ba? Pamula pa kay Marimar noong 1990s, ganyan na istorya niyan eh. Hanggang ngayon, palagi api ang mahirap. Kaya ikaw naman, galit na galit ka sa mayaman. Kaya tumanda ka, ayaw mo nang yumaman.
Dagdagan pa yung problema mo. Problema sa TV, problemahin mo. Ipupuso pa sa Facebook, affected, affected ka. Mabagong problemahin yung problema na artista, problema mo muna, yung utang mo, hindi mo pa mabayaran eh. Tama? Tanggalin mo yung doubts mo. Kailangan 0% kasi 1% of doubt can kill your 100% of your belief. Magduda ka lang isang beses na totoo pa kaya ito. Medyo delikado ka. Kailangan talaga 100% of belief mo, walang doubts. To conquer your doubt, lahat ng question, pasagot mo na kagad. Interview me, apply mo. Hanggang kahit 8 hours kayo mag-usap, pasan lahat ng question mo. Kasi masagot kasi never na maniniwala sa'yo yung kausap mo hanggang hindi ka naniniwala sa sarili mo at sa kumpanya. Mararamdaman niya ng kausap mo kung alam mo yung sinasabi mo. Baka minsan may memorize mo lang, pero ikaw mismo nagdududa. So hindi kaya hindi ka makarecruit until now. Kasi ramdam yan ang kausap mo kung yung sinasabi mo. Maliwanag po ba yun? Yes! So tatanggalin na ba natin ang fear and doubts? Yes! Second, alamin mo yung why mo. Ba't mo ginagawa ang business? Bakit may mabilis, may mababagal? Bakit yung iba 6 months pa lang nagkakakotse na, yung iba 2 years na wala pa, 3 years na wala pa? Dito magkakatalo sa why. Why are you doing the business? Yan ang kailangan masagot mo before ka matulog mamaya. Bakit ka ba nag-join? Sino pa dito hindi member? O baka mag-join kayo dahil nakita niyo ako, guwapo yung speaker, mag-join ako, di ba? Huwag ka na, mababaw yun. Baka mag-join ka lang kasi nakulitan ka, mababaw na dahilan yan. Bakit may humahataw ng todo, may hindi? Bakit yung iba, laki-laki na na kinikita, humahataw pa rin, bakit yung iba, humita lang ng unti, pahinga na. Napag-independent tayo dito. Punta ka sa MRT. Mag-observe ka lang. Wala ka namang schedule. Observe ka lang. May mga tao ba itong mabilis maglakad? Yes. May mga tao bang mabagal? Yes. May mga tao bang tumatakbo na? Yes. Yung mabagal maglakad at mapetiks-petiks, sa tingin nyo malalim ang dahilan nila? Wala. Baka wala naman silang pupuntahan. Normal na uwi lang. Mas wala naman silang inahabol. Ba't yung mabilis maglakad? Bakit mabilis yon? Kasi mas malalim na dahilan yun, baka malalate na siya. Ba't yung tumatakbo na kahit sagasaan ka, okay yung sa kanya. Mauna lang siya. Bakit? Baka mas malalim dahilan nun. Baka mga anak na yung asawa. Baka may inatake na. Tama? Baka natatay. Hindi natin alam, di ba? Isang ganyan din, mabilis. Malalim na dahilan din yon, tama? So majority, bakit nila mabilis mo yung bagay? Ito yung magdidictate why. Bigyan ko example. From here hanggang 7th floor, yung nagdan ko kanina yan. From here, 7th floor hanggang 1st floor. Kunin mo ng mga 5 seconds. Kaya hindi. Kaya hindi. Hindi. No, magaya pa. 4 seconds. Kaya? No, hindi na. 4 seconds tayo. May kaya daw ng 5 eh. Bionic woman. Kaya? 4 seconds? Hindi. O, pag sinabi ko, 4 seconds, go! Hindi ka natatakbo. Nilipad. Second option. From here, 7th floor hanggang 1st floor. 4 seconds. Pag nakuha mo ng 4 seconds, bibigyan kita ng 50 million gold cash. Kaya hindi. Baka mukha talagang pera pa. Pera-pera na lang lahat. Bakit nung una? Wala kang kabilib-bilib. Kasi wala kang why. Yung second, for you, impossible. Pero nagkaroon ka ng dahilan, 50 million yan. Why not give it a try? Tama? At pag ito na-solve mo, yung how na palagi mo tinatanong sa cross-line mo, upline mo, mabilis yan, ikaw magsasolve niyan mismo. Kasi sa umpisa, 4 seconds, baka hindi pa ako gumagaw, tulog ka na lang eh. Kasi alam mo, imposible. Pero nalaman mo yung 50 million, sa hagdan ba gagalinin mo pa yan? Isa-isahin mo ba yan o tatalong ka na? May magtuturo pa ba sa'yo kailangan mo tumalon? Ikaw mismo gagawa na. Kasi why? Alam mo na yung dahilan eh. Pangatong senaryo, walang involved na cash. May dala ako dito ng 2 layon. 10 taon na hindi ko makain. Kahit 10 taon ko hindi ka naliligo, lalapain ka yan. Pag di mo na ko ng 4 seconds, kakainin ka yan, patay ka. Tatakoyin din. O baka nasahagdan, dyan ka pa lang eh. Tama? Baka hindi ko pa sinasabing ko, tumakbo ka na. Baka nga hindi ka na tumalong-talo, doon ka na dumaan sa gitna, straight na. Naligit na, dito na lang. Ba, imbes na gumanong-ganong ka pa. Kasi sa una, wala kang why. Ba't hindi ko mahataw? Ba't wala kang dahilan? Ang 7 and 18 naman, kasi muna lakihan ka at first, hindi mo naman kakahirap to. Kung in-invest mo dito 20 million, pwede ba? 20 million in-invest mo, 3 months, hindi kumikita, matutulog ka, hindi.
Ulitin ko, 20 million. 3 months, hindi ka kumikita. Matutulog ka, hindi? Hindi. Kasi 20 million yan. Bakit ito ang dami na 6 months nang walang recruit? Sarap pa rin natulog. 6 months na, walang ginagawa. Sarap, anong himbing pa rin natulog. Kasi wala nito. Walang why. Ano mas mabilis? Nangahabol ng tagak o yung hinahabol? Kasi nangahabol, ang target lang, tagain ka. Yung hinahabol, buhay na yan. Lahat gagawin niyan. Aalis siya sa comfort zone niya, mabuhay lang siya. Pati imbornal, nakakapupo lang niya kanina at pupuntahan niya. Ikaw naman tagahabol, grabe naman commitment yan, lalim. Whatever it takes, nadiri, yawa na dyan. Grabe naman, bro! Kasi may buhay na niya, lahat gagawin mo. Wala ka nang isipin kung nakakahiya o hindi. Wala kang isipin kung tanggihan ka ng prospect mo o hindi, pagtawanan ka o hindi. Kasi bakit? Malalim na yung dahil. Sobrang lalim mo na makakapigil sa'yo. Kaso lang sa atin, bakit hindi tayo naging successful? Kulang pa tayo nito. Umalis ka sa comfort zone mo. Kung ikaw, natiis mong hindi mo na makuha yung pangarap mo, okay lang, ikaw naman yan eh. Kung ikaw natiis mong magutom, okay lang, ikaw naman yan eh. Pero huwag mo na lang isipin yung sarili mo. Yung anak mo ba, manitiis mo hindi makuha yung pangarap niya? Hindi. Manitiis mo bang magutom yan? Hindi. Yung parents mo ba right now na naghihirap, lalo na pag nasa abroad, manitiis mo bang forever sila doon? Natatanda sila doon? O gusto mo pa uwi mo na dito para makapiling mo na? Madaming area to. Yun nga lang, kanya-kanya tayo ng dahilan. Bakit may mabilis, may mabagal, yung iba kasi mababaw ang dahilan. Yung mabibilis, malalim ang dahilan. Yung iba sa kakahataw, nagkakasakit na. Kasi bakit? Gusto niya talaga makuha yung target niya na magkaroon ng magandang ng holiday season this coming December, January. Na iniibis na ikaw yung nanghihingi, ikaw yung namimigay. Pinamasaklap kung ikaw pa yung nagtatago. O naman. Mas masarap magbigay kaysa umingit. At darating yung tayo, pag yumaman ka, kahit araw-araw ka magbigay, okay lang kasi afford mo. Laliyaman mo yung timing. There are two types of motivation, external and internal motivation. What am I doing is external motivation. Minamotivate ko kayo, pero pag wala na ako at one month tayo hindi nagkita, baka manghina ka ulit. Yung binibigay sa'yo motivation ng upline mo, external motivation. Yung napapanood mo sa YouTube, external motivation. Paano kung nasa isang lugar ka na walang signal, wala ka pang battery sa cellphone mo, wala ka makatext, tapos lahat ng prospect mo, in-engine ka pa, baka hinahina ka, baka kung mahina itong dahilan mo, baka mag-quit ka. Kasi wala na magbibigay ng external motivation for you eh. Pag wala na external motivation, wala ka ng upline, iniwan ka na, wala kang signal, etc. etc. Nandun kasi isang lugar na ikaw lang mag-isa. Ang nasandalan mo na lang, yung dahilan mo, yung internal motivation mo. Ngayon lang to, yan ang mindset mo. Kasi pag ako yumaman dito, ito sakripisyong to, kikwento ko sa stage para makapag-inspire ako ng maraming tao. Kasi matindi yung internal motivation. Alam mo na to. Ang success, hindi po siya sa galing mo sa talino mo. Ang success, you need discipline. Kailangan malalim ang dahilan mo. Majority sa atin, nasanay tayo for the rest of 60% schools natin. Palagi tayong binamaster, pag-memorize, kailangan magaling ka sa skills. Tama? Para masayong matalino, kailangan magaling mag-memorize, pumasa sa exam at sa oral. Pero normally, mga bobo, magaling mag-basketball, bobo pa rin. Pero magaling mag-basketball. Kaso tawag nga doon sa pag-basketball, extracurricular activities, ang di natin alam, pareho naman kailangan ng discipline yan. Kaso nga lang, kung hindi ka magaling mag-memorize, magaling ka sa extracurricular, di ba, normally dito binibase. Bobo lang siya mag-memorize, pero magaling siya sa ibang bagay. Basahin niyo po yung Rich Kid, Smart Kid ni Don Robert Kiyosaki. Kung may mga anak po kayo, paano magpalaki ng bata? Hindi mababase yan, palagi sa memorization sa exam. Kasi pag yan ay lumaki at magaling mag-basketball yan, baka mas mayaman pa siya sa mga gagaling mag-memorize. Kasi pinaka-highest paid right now is Hollywood actors. Highest paid right now is mga basketball players. Highest paid right now, Manny Pacquiao, boksingero. Maliwanag? Yes. Ann Curtis, ang yaman. Mga football players, ang yaman. Mga artists, ang yaman. Yung mga magagaling pa mag-memorize, yaman din. Yes, kung magaling ka talaga siya, ang daming mayaman na lawyers, ang daming successful na lawyers, doctors. Pero lahat ba pwede dito? Hindi. Eh lahat yan, kailangan mo ano? Attitude and discipline. Hindi skills. Kaya ang dami yung mayaman po dito. Mga tuyo vendor, high school graduate, college dropout. Why? Sila yung hindi na nag-iisip. Kagawin na lang kasi desperado na.
At pag ikaw ay may tinuturuan ng isang mentor, gawin mo lang lahat na sinasabi ng mentor mo. Pag hindi naging effective, maghanap ka ng iba. Pero paano kung effective? Huwag ka lang pumalam. Kasi bakit nagpe-fail ang isang tao sa isang negosyo? Not only network marketing, pero sa buhay, because walang nagtuturo. Walang mentor. Kaya no man is an island. Kailangan may nagtuturo sa'yo. Maliwanag po ba yun? Yes. Even John Maxwell, na sobrang galing na author ng leadership. John Maxwell, kilala nyo? Yes. May mentor siya. Pinakinggan nyo po yung mga audiobooks and books, sinasabi niya doon, sino yung mga mentor niya? You need a mentor. Maliwanag po ba yun? Hindi ka pwede makisuccessful ng wala. So ngayon, lalaliman ba natin ang why natin? Yes. Lalaliman ba natin? Yes. Ako po, sobrang lalim ng why ko. High school graduate lang po kami. For 3 consecutive years, 9 times kami lumipat ng bahay. Talaga naghihirap po kami ng todo. Ang target ko na lang po magbenta. Imagine mo, 17 years old, high school graduate, puro utang, walang kuryente, hindi ka makaka-recruit niyan. Ito yung perfect ingredient para hindi makaka-recruit eh. Tapos kung nakita, sino nakakita yung tsura ko dati, yung sa picture ko? Mukhang snatcher eh. Oo, oh, hindi ka pangpaniwala no. Mukha na artista eh. Pero dati talaga iba. Imbis mukhang papayamanin ka, mukhang kukupitan ka eh. Ma'am, gusto mo na extra income. Ganun, kaagad ang ginagawa, inaalis yung bank, no? Wala akong ma-recruit, kaya ang target ko, magbenta lang ng products. Emotional selling, hindi ko na na-explain yung mga gagawin sa'yo. Kuya, awa ka naman. Pamasahe pa ako dito, balikan lang. Kahit isang, dalawang sachet lang ng kape o dalawang capsule. Pero actually, target ko po na itong dalawang Alive. Alive pa yung dati, complete po right now. 37.50, isang capsule times 2, magkano yan? 75 pesos. Ito yung target ko para makabili kami ng pagkain. Pag wala nito, hindi kami makakain. Hindi na makarecruit kasi alam ko walang mag-join eh. Wala kang kuryente, di ba? Marerecruitin mo, pare, yaman tayo. Ano sasabihin sa'yo? Babayad ka mo ng kuryente mo. Pag yaman dagat ito, hindi mo mabayaran. Wala maniniwala. Ang target ko na lang makabenta ng dalawang capsule. 75 pesos pangkain. Pag di ako nakabenta, walang pangkain. Wala kami kuryente, wala na kami TV kasi nasanay kami right now. Ang laki po ng bahay ko ngayon, 750 square meters sa Alabang. Wala kami TV. Sanay kami doon. For 4 months, wala kami kuryente, natanggalin na kami ng kontador. Wala kami makain, puro utang. Noon na, sinusumpa ako, ba't ba nangyari to? Parang ang ganda-ganda ng buhay namin dati. Pero sabi nga, di ba, ang purpose sa'yo ni Lord, once na ikaw nahihirapan ngayon, hindi mo alam kung ano yung purpose niya, pero maghintay ka lang. Kasi may maganda palagi patutunguhan niya. Yes! Tama? Ngayon, pinapasalamat ko. Buti na lang wala kami TV. Kasi kung may TV kami, nanood na lang ako. Di ako nag-networking. Kung marami kami makain, nasa na lang sa magulang ko. Ano ba? 17 years old? Marami lang nag-network ngayon na bata. Kasi nakita yung mga kabataan ng Englobal. Isa na kami doon. Na kahit teenager ka pala, pwede kang maging millionaire's club. Kasi ako muna join ako when I was 17, na-hit yung first million ko, 18 years old. I was the youngest Millionaire's Club member that time, EFP Theater. Millionaire's Club ako 1 year, global ambassador. From SE, hindi na po ako dumaan ng GE, GA na kagad, ganyan kabilis. Kaya nga nalulungkot ako, hindi ako dumaan dito eh. From SE, GA, MC kagad. I was only 18 years old po, 2007 or 8. Elite Global Ambassador na po ako nun. Why? Kasi bakit? Malalim to. Wala lang may makain. Kung may kama ako, masarap natulog na lang ako. Kaso hindi eh. 17 years old, di mo alam kung tatagal lang yung global o hindi kasi ilang, yung 1 year pa lang, ang dami na ninira. Ang office natin, napakaliit. Pero kailangan ko gawin to kasi kung hindi ko makabenta, wala kami pagkain. Kahit na pinagtatawanan ka, lalabas ka? Para magbenta? Yes, kahit umuulan. Yes, kahit may araw. Yes, kahit ayaw mo na. Yes, kahit sawang-sawa ka na. Yes. Kaya in every adversity, there's always an opportunity. Hindi mo makita pinahihirapan ka, pero pinaprepare ka sa mas malaking bagay. Kapit ka lang. Yung mga nabenta namin ng products, dalawang capsule, ang ganda na ng effect. Bumili na isang banik, isang box, hanggang nag-join na, hanggang nag-refer. Right now, Igas Alliance po, nasa 320,000 strong na po buong mundo. Yes! Ang family po namin, nasa family, lalaki na kinikita talaga. Yung brother ko po, bili ng OD right now, is driving a Mercedes-Benz. Kakasal po siya bukas sa rest house po ng mother ko. Makita niya sa Facebook po, yung friend niyo ako yung mga pictures. Kaya po, busy-busy talaga kami right now. Next, kakagaling ko lang po ng Taiwan last month. Last week, China.
kahapon Hong Kong. Next week naman po Dubai. 3 weeks naman po kami doon. In November, US. Yan ang buhay. Pero kung bumitaw ako, wala. Ang pinakamabilis gawin, mag-quit. Yan ang pinakamabilis. Mag-quit ka, tapos na. Maganda na yung buhay mo bukas. Comfort zone ka na kagad. Pero pag may malaki kang gustong mangyari, may malaki kang gustong makuha ng income, you need to prepare yourself. Maraming gustong yumaman, pero unti lang ang handa. Alam kong gusto nyo. Gusto nyo bang yumaman? Yes! Pero handa ka ba? Yes! Pag napuyat ka ba, hindi ka magreklamo? Yes! Well, diyan tayo magkakasubukan. Magpuyat tayo ngayon. Day job lang. Alam po, nung na-involve ako dito, nagkaroon ako ng dengue. 60 over 14 blood pressure ko, katabi ko po sa ward, namatay na 19 years old. Hindi naman sa uli 17. Dengue rin yung sakit niya. Nagalaman ko, dengue rin pala yung sakit. Sinali ng 5 bags of blood, sinuko ko lang yun, namatay din. Ako ready na yung 3 bags. Katabi ko pa, malamang ako nisunod. Tungkol doon ang story short, itinagpagalay sa akin. Bakit bumulusok po yung network ko? Kasi yung doktor ko nag-join. Yung buong hospital ni Nember. Tayak na yun, yung friend ko pala hospital. So nung una, sinusumpa ako yung lamok na kumagan sa akin. Ba't ako kinagatang? Hirap eh. Naghirap kami na, puro utang. Pero ngayon, pinapasalamatan niya ko na siya. Buti na lang, kinagat niya ako. At kung magkita kami, pasasalamatan ko na lang siya. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ako mag-join dito. Yung lamok. No? Very simple. Lahat na may purpose. If nahirapan ka right now, tuloy mo lang. At paniwalaan mo na pwede kang yumaman dito kasi nangyayari na. Hindi na to drawing. Marami lang kumita. Number one na attitude na kailangan makuha dito is GLLA. Sabihin nyo nga GLLA? Good learning and listening attitude. There are 3 types of listener. Number one, yung physically present but mentally, andyan lang siya, pero lumilipad ang utak. Wala kang matututunan yan, 0%. Second type of listener, ito yung mga selective listener. Pinapakinggan lang niya kung ibagay sa kanya. Pero kung masasaktan na siya, ayaw na niya isulat. Pangalawa, nandito lang to be entertained. Okay lang ma-entertain ka, mag-fire up ka, pero mas maganda, lahat ng mga speaker na mapakinggan mo, talaga pag-aralan mo, by heart mong i-alamin knowledge, wag lang dito, wag lang memorize, internalize mo. Kasi yung iba kasi nandito lang, para makarinig ng joke, magkakwentuhan, ay joke na, teka lang, ay joke, magaling mag-joke yan. Sige na, tapos na, nagkakwentuhan ulit tayo. Ay joke na naman, teka. Ibig sabihin, kapag ganun ka, wala ka rin manatunan. Huwag kang mamili na speaker, sabi mo, hindi mo masyadong magaling magpatawa yan eh. Hindi naman tayo na, bonus na lang na magagaling na speaker na in-global at na-entertain ka. Pero paano kung hindi? Pero ang dami pala lang knowledge na tinuturo sa'yo. Huwag kang selective. Sabi mo, hindi mo magaling yan sa OPP, hindi mo magaling mag-NDO yan eh. Kung ikaw kaya mag-NDO dito, kaya mo? Kaya huwag kang magmaranong. Maliwanag ko ba yun? Yes. Lahat talaga dapat pakinggan mo. Kasi lahat may learning. Maliwanag ko ba yun? Yes. Pangatlong listener, ito yung all senses binibigay mo. Kahit nag-record ka, kahit ikaw yung nag-video, kailangan magsulat ka. Kasi the weakest pen is mightier than the sharpest mind. Tandaan nyo, ang data nabubura. Pero pag ang sinulat mo, talaga pinalagaan mo yan, mahirap mawala yan. Maliwanag ko ba yun? Nakukurap pa nga yung data eh. Minsan nga sobrang dahil mong videos, di mo na alam kung anong unahin mo panoorin eh. Minsan, yung kailangan mo lang topic na sa pinakagitna, eh ang video is 2 hours, ano gagawin mo? Fast forward, back, fast forward pa, nasa na kaya yung topic na yun. Pero pag sinulat mo, lahat nandyan lang yan, ibabrowse mo lang. Importante pa rin talaga mag-invest ka sa ballpen, sa kamagandang notebook. Wag yung mga notebook ng mga artista, ha? Baka doon si Jolens, si Marvin Agustin, nakaganyan. Wag ganon, ha? Kailangan talaga mag-invest ka na mahal na hindi dapat sisirain o papakilaman. Hindi ka papayag. Pag mahal ng notebook mo, hindi ka papayag-pakilaman ng iba, tama? Pero pag bumurahin, wala kang pakialam, eh. Lalo na kung nasusulat ka sa piece of paper, pinakapangit yan. Mamaya ilipat mo. Kasi mali mo, ma-CR ka. 80% pa naman na gumagamay ng toilet paper, ay nang sa toilet, walang toilet paper. 80%. So pagbunot mo nito, ano nakuha mo? Si NDO. So yun, pampahit mo dito. Pag tinanong, wasan yung notes mo? Apply na flash out eh. Sulat ka, ha? Ilibat mo sa maganda. Maliwanag po ba yun? Yes. Record din. Bakit importante ang record? Kasi hindi lahat kaya mo isulat. Pag record, mapapakinggan mo siya. Word by word. Pinakamaganda pa, video. Minsan video, bakit? Kung idol mo yung speaker, paano siya gumanon, paano siya tumingin, paano siya gumanyan, paano siya kumumpas, magagaya mo. Gusto nyo maging magaling na speaker? Yes! Gayahin nyo yung mga speaker. Pakinggan mo isa-isa yan. At i-practice mo sa harap na salamin. Palaging ganun. Pag pinasama mo, siyempre hindi mo magagaya lahat. Maliwanag.
Ako, ginaya ko yung ganito, ginaya ko ito, okay ito. Yung bagay sa'yo, yun yung gayahin mo. Yung iba talaga yung magagaya pag pangit. Ha? Huwag mo gayahin. Tapos pag sama-samahin mo, ikaw yung pinakamalupit na speaker. Kaya kailangan wala kang pinipili lahat ang tinan mo. Baliwala po ba yun? Yes. Paano ko masasabi upline na master ko na siya? Pagkaya.